guys, welcome back to my YouTube channel. Ngayon guys, kung pansin nyo, ilang araw ako bago nakapag-upload ulit kasi medyo nagkaroon ng problema, nagkasakit si baby. So, medyo na-alarma kami kasi nagkaroon siya ng rashes tapos sinabayan pa ng ubot sipon. Kaya ang ginawa namin, dinala namin agad siya sa doktor. Noong 11 yun ng gabi. Tapos, nung pina-check up namin siya, okay naman daw kasi hindi naman siya nilalagnat. Kung measles daw yun, dapat may lagnat na nasa 38 to 39 pataas. So yun, medyo napanatag ako. And then, kapag daw kasi measles mga mami, nagkakaroon si baby ng mataas na lagnat. Number one na sign. Inuubot sinisipon. Tapos magkakaroon ng rashes. sa may ngalangala niya, mayroong mga maliliit na dots. Tsaka, namumula yung mata niya na parang may sore eyes. So, nung sinabi ni Doc na wala namang ganung symptoms kay baby, nakahinga ako ng malalim kasi baka viral lang. Kaya yun, pina-check up ko siya. And then, yun nga, nalaman na viral dahil sa panahon daw ngayon, maaraw, tapos umuulan. Naninibago yung katawan ng mga bata, kaya nagkakaroon sila ng mga ubot sipon. Lalo na sa mga ganitong panahon. So, yun. Sa rashes po niya, binigyan ako ni doktora ng ibang sabon. Kasi baka daw, isa pang factor, allergy siya sa sabon na ginagamit ko. Kasi bagong palit ko lang nung sabon niya, mga 1 week ko lang ginamit. Then, nag-appear yung sa likod niya dito sa may back. Tapos sa may leeg, nagkaroon din siya ng rashes. So, ang binigay sa akin ni doktora, ito. Trisopure. Ito din yung binigay sa akin ni doktora nung mga 1 month si baby, nagka-rashes na naman siya sa may bandang likod. Trisopure. Napaka-kwan kasi niya mga mami, napaka pure na pang baby kasi siya talaga dahil wala siyang scent. Tapos, mild, napaka-mild niya, hypoallergenic, tsaka soap-free, fragrance-free. Tsaka, hindi din siya masakit sa mata kapag ka nailagay kay baby. Tapos, yung detergent powder na ginagamit namin, tinanong ako. So, sinabi ko, sabi medyo matapang daw. Kaya, try ko daw i-shift ng Perla. Kaya, nag-handwash ako ngayon, mami, para titignan ko kung may pagbabago. And then, ngayon, 2 days... Two days ko nang ginagamit yung etong Trisopure. Nawala na yung rashes ni baby. So, I think yung sabon na ginamit ko sa kanya, medyo matapang nga kahit na mild lang siya. So, yung mga mami, sa sipon at ubo naman niya, syempre, kailangan maagapan agad kasi mahirap pag magiging pneumonia daw, sabi ni Doc. Kaya, mas magbuti kapag ka may ubot sipon yung baby niyo, ipa-check up niyo na agad. Huwag niyo nang painumin ng kung ano-ano na hindi naman nireseta ng doctor. So, yung gusto ko lang i-share yung nireseta sa akin ni Doc. Hindi ko sinasabing gayahin niyo itong mga gamot na nireseta sa akin. I'm just only sharing yung mga gamot na nireseta sa akin ni Doc. So, number one, ito, nagbigay siya ng sodium chloride. Ito, guys. Para kung clog, para sa mga clog nose o kaya yung malapot masyado yung sipon niya, nakaka-relieve at moisturize daw siya sa mga stuffy nostrils due to allergy, colds, and overuse of antihistamine. Kaya eto, ispray ko siya magkabilaan kung napapansin kong medyo barado yung ilong ni baby. So maganda siya kasi pagka napapansin kong ganun nga, after kung isprayhan, magiging maluwag na yung paghinga ni baby. Binigyan din ako ni Dr. Celeste ng to, salbutamol asmaline. Ito, in-nebulize mo siya, papauso kay baby para yung sa may hingahan niya, mas lumuwag yung paghinga niya. Hindi siya masyadong mahirapan. Yan, asmaline. Ito mga 25 yata to isa, or 30, ganun. Binigyan din siya ng cetirizine, Alnix, kasi nangangati yung lalamunan niya.
Nangangati yung mata niya, parati niyang ini-scratch, pati yung ilong niya. Tsaka maganda din to mga guys kasi kwan, once na pinatake mo siya sa kanya, before bedtime kasi siya iti-take, nagiging antukin si Bibi. Parang yung tulog niya magiging mas masarap. Kasi para siya sa mga allergic rhinitis, such as yung sneezing, runny itchy nose, and itchy watery eyes. Yun. So, nung tuloy-tuloy lang yan na pinapatake ko, mga 5 days, sabi ni Doc. And then, binigyan din siya ng antibiotic kasi nung last week, gumaling na yung sipon ni Bibi at tsaka ubo niya. Pero biglang bumalik. Kaya niresetahan na kami ng antibiotic. So, hindi naman basta-basta nagre-reseta si Doc ng antibiotic. Depende na lang sa sitwasyon kung kaya ba ng gamot or kailangan na talaga ng antibiotic. Eto, binigyan niya sa amin clarithromycin, Claz. Ang mahal niya guys, 700 plus, ganito lang kaliit. So, yung mas malaki dito, expect natin na mas mahal na. So, granules siya. Pag tinitake ni Bibi, medyo mahirap kasi granules. Hindi siya basta-basta nalulunok agad. Tapos nasusuka siya pag ititake niya. So, yung mga naresetan ni Doc, depende yan sa ml kung ilang kilo si Bibi. Si Bibi kasi 10 kilos siya, kaya nakadepende. Kung ilang kilo si Bibi, yun din yung ml na papatake mo. Binigyan din siya ng I'm Boost Force. Ito. I'm Boost Force para lumakas daw yung resistensya niya. Kasi sa mga times na merong sipon at tubo, kailangan mapalakas yung immune system ng baby para malabanan niya yung sakit na nararamdaman niya. Ayan. So, sabi, while taking those medicines, ituloy lang yung breastfeeding. Kasi ang breastfeeding merong antibodies na pinuproduce depende sa kailangan ni baby. Lalo na kung may sakit siya, alam daw ng katawan ng mga mommies kung ano yung ipoproduce ng katawan na pang laban sa mga sakit ng mga baby. Yun nga, antibodies. Nagpoproduce siya ng antibodies. So, as long as gusto ni baby magdede, padedehen mo ng padedehen, unlimited na dede para kahit sa masatisfy siya kasi kailangan niyang lumakas habang pinagdadaanan yung mga gamot na pinapatake. So, kailangan niya talagang magpalakas, magpahinga, uminom ng maraming tubig, sabi ni Doc. So, yun mga mommies, ang advice ko lang, pag may sakit yung baby, huwag natin silang basta-basta pinapainom ng mga gamot kasi mayroong mga side effects. Kaya, so, mas mabuti, ipa-check up natin sila para makita yung sitwasyon, para alam ng doktor kung ano yung dapat na ibigay kay baby. Kasi minsan may mga times na ganyan na naman yung sakit niya, ito na lang yung ipainom natin kasi gagaling din yan. Hindi mami, hindi pwede yung ganun. Lalo na sa mga baby na may G6PD, mas okay na ipa-doctor siya para malaman kung ano yung mga gamot na pwede sa kanyang inumin, ano yung mga treatment na gagawin para mas madali yung pagaling niya. Kasi habang pinapatagal mo na pinapatik si baby, mas mahirapan si baby, lalo na kung hindi naman pala tugma yung pinapainom mo sa kanya. So yun mga mommies, yun yung mga binigay sa kanya doktor na mga gamots. Kaya kayo kapag may sakit si baby, yun nga, mas mabuting ipa-check up natin sila para hindi na sila mahirapan pa. Tsaka mapapanatag yung pakiramdam mo kasi alam mong pinapainom mo siya ng tamang gamot na binigay ng mas magagaling na nag-aral talaga about sa medicine.